Hi mga besh! Kamusta naman kayo dyan? Nagbabalik muli ako. I'm Besh Jewel. Nandito na naman kayo sa Larel PH! So guys, may good news ako sa inyo because I got a good news last night. I passed the Civil Service Examination Professional Level! Anyway, gusto ko rin pala i-congratulate yung mga katulad ko na pumasa sa civil service exams. But syempre, yung mga hindi naman pupinalad, okay lang yan. Try lang ulit next time. Huwag lang mawawala ng pag-asa. Subok lang na subok. Papasa ka din. So, unang-una sa lahat, pinasasalamatan ko si Lord dahil dyan sa good news na yan. Then, syempre, yung family ko, na sobrang sumuporta din sa akin, morally. And also, my friends, hi, hello there, my friends. Thank you for all the supports that you have given me. Yay! Alam niyo, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na pumasa talaga ako sa civil service examinations. Kasi talaga, nung time na yun, grabe guys, August 12, 2018, ang hirap ng exam, of course. I think yung alam na alam ko lang sagutan doon is yung 1 to 20 items because pertaining lang naman yun eh, personal, sa personal info natin. Yun lang, yun lang talaga yung siguradong-sigurado ako na nasagot. Nakakainis nga mga guys. Tas eto pa, besh. Siyempre, yung 21 to 170, honestly, iilan-ilan lang talaga yung alam ko doon sa mga lumabas na question. Then, yung the rest, sobrang hirap na, grabe. Paikot-ikot nga yung puwet ko nung sa upuan nung time na yun. Sekreto dyan, guys, ito talaga. Per questions pala, sorry, na sinasagutan ko is, sabi ko, Lord, bahala ka na sa sagot ko dito, ha. Nare-relay ko na sa kanya kung na ano, natulungan niya ako sa bawat, magiging sagot ko sa bawat questions. Yun. Yun lang, pinagkatiwala ko ang lahat-lahat kay Lord nung time na yon. So, ayun nga, kaya ito, nakareceive ako ng good news yesterday, na pumasa ako. Hanggang ngayon, sinusubukan ko pa rin talagang isip. Sink in sa sarili ko na pumasa nga ako. Grabe guys, hindi na lang ako makapaniwala. Thank you Lord talaga. Thank you Lord. Kaya, kayo mga guys, alam ko merong mga hindi nakasabay nung August 12, 2018 na exam eh, dahil sa naapektuhan yata ng bagyo. Oo nga, ng bagyo. Naapektuhan siya ng bagyo. So, yun, dahil ang haba guys ng ano time niyo, preparation niyo para mag-review ha, meron pa kayong time para mag-review, so grab niyo na yan. Alam ko ang exam niyo is November 11, so try to check na rin doon sa CSC website, csc.gov.ph I think, yan, check niyo doon sa website na yun para to make sure na talagang November 11 nga yung exams niyo. So guys, God bless you sa mga mag-exam, kaya niyo yan. Kaya niya. Ako nga, nagawa ko, diba? So, kung hindi ka naman pala rin, I know, isipin mo na lang, hindi pa ito yung right time for you para pumasa ka. Malay mo, sa second take, sa third take, basta try and try lang. Huwag ka naman mapapagod. Kasi, I know that God is preparing the best time for you to pass that. Okay? So, huwag lang mawawala ng pag-asa. Just ask always the courage and wisdom para ma-attain mo yung mga desires mo sa life. So guys, yun nga. And honestly, I want to share something to you na hindi lang to yung first take ko. This is gonna be my second take. Gulat ka, no? Second take ko talaga to. Kasi yung first take ko, nung kaka-graduate ko lang ng college, I tried mag-exam sa civil service. Ayun. Nag-review din naman ako. Ang ginamit kong reviewer is this one. This MSA.
Pero binasa-basa ko lang siya. Although medyo seryoso-seryoso ko naman siya siguro 5 months before ng exam. Kung after din ng application ko dun sa civil service. Ito, MSA, nireview ko. Yan, yan. This book. So, hindi ko nga siya actually, parang lagi na lang ako nag-uumpisa kaka-review kasi may days na hindi ako nagre-review. Minsan, weeks yung agwat, nalilimutan ko mag-review. So, hanggang dyan na yung inaabot ko. So, halos kalahati, actually, hindi ko talaga siya nauubos hanggang dito sa dulo. Prepared talaga nung nag-exam ako nung first take ko. Kaya, syempre, ano pa bang asahan ko? Eh, di bumagsak nga ako, di ba? Hindi ako nag-review ng maayos eh. Eh, kasi naman, ang iniisip ko noon, sige, try lang, malay mo, di ba, pumasa. Kasi feeling ko parang andali. Oh my gosh. Yung pala nung exam na. Ang hirap-hirap naman pala, paikot-ikot yung puwet ko. Tapos sobrang relax ko pa, kasi di ba 3 hours and 5 minutes ata yun? Or relax, kain-kain pa ako ng chocolate habang nakaupo. Kasi nga sabi nila yung chocolate daw mas better for better stimulation ng ating mind or brain para makapag-isip ka ng maayos. Inarecommend lang sa akin ng friend ko yun. Pero, sorry friend. Naniniwala naman ako sa sinabi mo, sorry. Ayun nga. So, sobrang relax ko. Naabutan na ako ng time. Naubos na yung 3 hours and 5 minutes. Oh my gosh. Alam mo ba, 10 minutes left na lang. Ang dami ko pang hindi nasasagutan. I think mga nasa 20 items. Oh my gosh, alam mo ba? Dali-dali ko lahat siyang shinaid. Hindi ko na binasa yung mga questions. And then, after 10 minutes, pinasa ko na. So, I didn't have the time to review my answers. So, hindi man lang ako nakakuha ng chance na mabago yung mga may mali kong sagot. Kasi dahil kinulang na ako ng time. So guys, be aware din kayo during the exam. watch nyo din. Be aware of the time also. Siyempre, dala pa rin kayo ng foods pero huwag naman masyadong kampante na hala sige, oo nga, may chocolate nga, kain nga kayo ng food nyo. Yun pala, naubusan na kayo ng time. Huwag niyo akong gayahin kasi baka hindi rin kayo pumasa, di ba? Pag naalala ko talaga yun, nakakainis. So, ito namang second take ko. Hindi rin naman ako masyadong prepared. Parang ganun din yung nangyari. Na-review ko lang din ulit tong MSA. Bas, binasa ko din. Then, syempre, medyo nag-effort naman akong konti. Nag-search din ako sa website ng mga advices. Ayun nga, binasa ko ulit yung www.philpad.com. Anyways, thank you to philpad.com dahil may nakuha din ako sa kanila na advices kung lalo na sa reading comprehension kung paano siya sasagutan ng tama. Thank you so much po sa inyo, lalo na po sa author noon ng philpad.com. kasi nabasa ko doon sa pagdating sa English comprehension, dapat mag-focus ka lang doon sa first sentence ng paragraph, then sa last sentence ng paragraph, dahil doon mo makikita yung pinaka-main topic ng message or ng paragraph. So, tingin ko naman, naging effective. Kasi sa mga ibang reviewers, yung merong mga answer keys, sinubukan ko siya. Para hindi siya time-consuming. Subukan ko siya, binasa ko lang yung first sentence and then yung last sentence. Then, nung tiningnan ko yung sagot ko dun sa answer key, tama siya. O, diba? So, guys, may hint na kayo dyan. Ayan yung pinaka-hint doon. So, pagdating naman sa math, guys, search din kayo ng mga basic lang. Lalo na yung sa mga nababasa nyo din na MDAS rule. Tapos, ano pa ba? Nakalimutan ko na rin naman kasi. Pero, sa tingin ko, wag nyo na masyadong gawing komplikado yung pag-review nyo. Just look for the basic formulas lang. Kumbaga yung mga inaral nyo lang din nung high school na basic, then, yun lang, sa natatandaan ko. Then, focus lang sa ilang reviewers. Kung eto na, halimbawa, pa isang book ka na ginagamit na reviewer, kung eto lang, halimbawa, ang gamit mo, focus ka lang dito. Then, or another one reviewer, focus on one or two reviewers lang para hindi kayo naguguluhan. Kasi kung masyadong madami kayong gagamiting reviewers, magiging complicated yung mga natututunan nyo. Sigurado ako dyan.
Kasi nung sinubukan ko yun, nagguluhan din ako. So, focus on one or two reviewers lang. And then, na pala, ano pa bang may advice ko sa inyo? Siguro, sa ano, basahin nyo rin yung Philippine Constitution. Ayun. Ayun, pahapyaw nga lang din nagawa kong ano dun eh. Review. Kasi parang, ano, talagang tinatamad ako mag-review. Kaya hindi din ako masyadong, ano. Pero syempre, mas, medyo ma-effort naman yung review ko noon. Ay, ngayon. Sorry, ngayon. Kaysa nung first take ko. Diba? Nung first take ko talaga, hindi ako nag-effort mag-review noon eh. Kasi sobrang relax ako na baka madali lang yung pala pagkahirap-hirap. Kahit naman ngayong second take ko, sobrang hirap pa din. Pero, yun nga, dahil lang din sa prayers, nadala na. Nadala na siya, guys. So, very effective talaga ang prayer. So, before exam, pray kayo. So, habang nagre-review kayo, pray kayo, natulungan kayo ni Lord na mag-sync in lahat ng inaaral nyo para ma-apply nyo during exams na. So, ayun na nga, guys. Prayer before exam. Then, prayer din during the exams na. Habang kung gusto nyo, ipag-pray nyo yung kada sagot nyo, Lord. Sana po tama po to. Number 21, Lord. Sana po tama po to. Number 22, Lord. Please, sana po tama po ito. Hanggang sa maging 170, matapos mo yung lahat ng numbers na yon. Okay? Pray kayo. Sinasabi ko sa inyo, effective yan. Subukan nyo. Kaya maswerte kayo ng mga nakinig dito dahil na-share ko sa inyo yung pinakamalupit na sikreto ko kung bakit ako pumasa. So, ready na kayo sa exams nyo? Pero syempre, meron pa din namang hindi pa pala rin kahit na nakinig kayo dito. Syempre, alam ko naman kasi na hindi naman lahat nakukuha natin in just one take. So, meron pa rin talagang ilan-ilan na on the second try, third try, fourth try. Ayun, dun mo palang makukuha yung desire sa pagpasa sa civil service. So, wag lang kayo mawala ng pag-asa. Try and try lang hanggang sa makapasa kayo. And, syempre, lesson na din yun para mag-review ulit kayo, more effort sa pag-review. Yun lang. Papasa din kayo niyan, syempre, lang nga naman hindi, di ba? Try and try lang. Eto guys, try nyo rin basahin yung kay Miss Feldungo. Thank you din po pala kasi nabasa ko din to dati. Yung effective tips in taking the civil service exam. Yung basahin nyo yan, madami rin kayong makukuha ang lesson. So, eto, pin-provide ko na yung screenshot. So, this is a onetaker.com. So, yan, search nyo na lang po sa Google. Eto guys, sali din kayo dito sa Facebook group na to. Yung Civil Service Exam Reviewer, free download. Yan kasi dyan, madami ako dyan nakita din ng mga reviewer. Nagsishare yung iba dyan. Yung mga ginamit din nilang reviewer na pumasa sila. Yan din, nag-browse din ako dyan. Inopen ko yan, I tried to review that reviewer. Although, hindi naman lahat talaga nabasa ko. Pero try nyo. Then, meron din dyan sa group na yan, sa timeline na yan. Thank you po pala sa kay admin ng group ng Facebook group na yan. Kasi nakatulong din po sa akin yan para makapasa ako. Sharing din sila dyan, yung mga members, ng mga knowledge. Halimbawa, may mga tanong-tanong, sasagutan mo, then comment ka, ganyan. Then, yung iba nagbibigay ng tamang sagot para sabay-sabay kayo nag-aaral. Yun lang mga besh. Mga besh, ito din pala yung sinasabi kong philpad.com. Bali si Miss Feldungo din pala yung author dito. Ayun nga, how to pass the civil service exam in just one take. Basahin nyo din yan kasi may mga advices din naman siya dyan. In addition to onetaker.com. Makakatulong yan mga guys. Then kung meron pa kayong makitang mga link na dyan, mababasa dyan sa philpad.com at saka onetaker.com, click nyo lang para mas lalong ma-elaborate yung knowledge nyo at saka makabasa kayo ng more advices.
Yan, yan lang din mapapayo ko sa inyo, guys. Kung mga besh, sa mga, kung meron pa kayong mga tanong o mga gustong hingiin na advice, kung mayroon pa akong mga hindi nasabi, kasi ito lang naman talaga yung mga pwede kong ma-share sa inyo, just comment below lang para at least ma-entertain ko kayo. Gagawa again ako ng part 2 ng vlog na to para ma-share ko sa inyo at ma-detalye ko na. Kasi this time na naman, di na naman ako prepared. Medyo na-excite na naman ako mag-share kasi nga, meron iba dito na mag-e-exam na nga next month. Ayun, para medyo ma-apply nyo na rin yung in-apply ko nung nag-exam ako, diba? Habang nagre-review na rin ako. So, guys, please comment below lang and don't forget to subscribe, like, and click the notification bell para lagi kayong updated. So, part 1 pa lang po to. Gagawa ko ng part 2. And anyway, guys, itong MSA ko, pinag-iisipan ko na siyang ipamigay, ipamana sa inyo. Kasi, nakapasa na ako. I wanna spread the blessing na na-receive ko. So, sa mga magsasubscribe sa channel ko, I think, basta sa mga susunod na batch na, na mag-e-exam, ipaparaffle ko to. So, kukuha ko ng mga names sa mga nag-subscribe. At, bubunot ako, magla-live ako. Kung sino mabubunot ko, ipapadala ko sa kanya tong MSA reviewer ko. So, babay na, MSA. Sa kanila ka naman magkalat ng swerte para makapasa din sila, okay? And, yun lang, guys. So, yan na siya. Ipapamigay ko na siya. Kaya, subscribe na. And, so, yan lang, guys. Thank you so much sa pakikinig nyo. Sa pag-lend nyo ng ear, don't forget, always pray. Yan lang, and trust God for whatever you do. So, guys, thank you. Ito lang muna yung ma-share ko sa inyo. Sa part 2 na lang ulit. Bye-bye!